Hanggang ngayon ay bumubuhos pa rin ang maraming congratulatory messages sa singer at actress na si Angeline Quinto. Kahapon kasi April 25, 2024 ay idinaos ang kanyang kasal sa longtime partner na si Non Rev Takina. Ayon sa mga fans, very special ang naging wedding dahil isinelebrate nga ni Angeline Quinto ang napakagandang kultura ng ating bansa. Matagal na rin kasi ang panahon na hindi nakikita ng maraming Filipino at mga netizen paano nga ba ang kasal na Filipino team. At dahil sa puntong ito, ibinahagi ng isa sa mga organizers ng nasabing wedding kung ano ang naging sekreto at ilan sa mga hiling ni Angeline Quinto. Ayon sa kanya, gusto ni Angeline ng Filipino theme na kasal kaya naman idinaos ang nasabing wedding rites sa Quiapo Church na kung saan ay madalang nga daw makakuha ng schedule dito. Pero maraming mga fans ang nagsabing isa si Angeline Quinto sa deboto ng Black Nazarene at isa din sa nagsusuport ng nasabing simbahan si Angeline. Matatanda ang naging kultura na at tradisyon ni Angeline ang masama kapag inilalabas ang Black Nazarene sa Quiapo. Kaya naman malaki ang partisipasyon at relationship ng wedding ni Angeline sa nasabing patron. Kaya namang ilang mga detalye ang ibinahagi ng event stylist na si Dave Sandoval na siyang naging in charge sa pag-aayos ng wedding ni Angeline Quinto. Ayon kay Dave, ni-request ni Angeline na magkaroon ng Filipino team kaya naman bumili siya ng mga bagay na kung saan ay makikita sa paligid ng Quiapo. Nais kasi ni Angeline na suportahan ang mga local businesses kaya doon sila bumili. Ilan sa mga nakita nga ni Dave ay ang Solihia placemats na kung saan inilagay sa VIP tables. Meron ding mga gold jeepneys na kung saan ay ginawang centerpiece at kapis luminaries. Nakakita rin sila ng salakot na kung saan ay hinang ito kasama ang kapis sa mataas na ceiling ng reception area ng nasabing wedding. Napakarami ding fresh sampagitang isinabit sa nasabing reception area na kung saan ay dinaluhan ng mga kaibigan ni Angeline Quinto. Makikita doon ang mga kaibigan nila from ABS-CBN at Kapamilya Stars pati na rin ABS-CBN bosses. Kaya naman ayon sa host na si Robbie Domingo, para daw siyang umaten ng ABS-CBN ball dahil nandoon si Kim Chu, si Regine Velasquez at malalaking stars ng ABS-CBN. Isang tila reunion ang nangyari ito sa naging kasal ni Angeline Quinto. Bagay na bagay din ang wedding gown na sinuot ni Angeline. Ang nasabing wedding gown na suot ni Angeline Quinto noong kasal niya noong April 25, 2024 ay gawa ng kilalang designer na si Neric Beltran. Makikita na sinyokis nga ang napakagandang mermaid cut na nasabing wedding at kita din ang curve ni Angeline Quinto. Off-shoulder ang nasabing wedding gown. Samantala, ang sikat na celebrity makeup artist na si Arby Chanco naman ang nagpaganda lalo kay Angeline Quinto na bagay na bagay at complimentary nga sa napakagandang gown ni Angeline. Napakaganda rin ang orchids na bouquet na hawak ni Angeline habang lumalakad sa altar. Ilan sa mga sponsors ng nasabing wedding ay si Charo Santos, Corey Vidanes at pati na rin si Ogie at Regine Velasquez. Ninang Dean at Ninong si Shasha Padilla at ang longtime partner nito at fiancé na si Conrad Onglao. Nandoon din si Martin Nivera na tumayong Ninong at pati na rin. At kasama naman sa entourage si Sara Eronimo, Mateo Guticelli, pati na rin si Vice Ganda. Napakaganda rin ang pagkakakanta ni Eric Santos ng kantang Till I Met You at si Eric Santos din ang nagsilbing ring bearer ng nasabing wedding. Matatanda ang very close si Angeline Quinto at Eric Santos. Ang ilan nga ay nag-isip na baka may relasyon ang dalawa. Pero sa bandang huli ay inamin ng dalawa na magkaibigan lamang sila. Kaya naman sa bawat yugto at special occasion, nandoon si Eric Santos para suportahan ang kanyang kaibigan na si Angeline Quinto. Isa pa sa kakaibang detalye ng nasabing wedding ay ang bagong kanta na inialay nga
ni Angeline Quinto sa kanyang asawa ngayon na si Non Rev. Ang title ay Salamat Ika'y Dumating. Inawit ito ng Philippine Madrigal Singers at talaga namang ikinakilig at sobrang na-appreciate ng mga taong nandoon. Ayon sa mga fans, libo-libong mga manonood at talaga namang pinilit na pumunta upang makita nilang pag-isang dibdib ni Angeline Quinto at ng non-showbiz partner nito na si Non Rev. Maraming mga fans ni Angeline ang sumuporta sa kanya at talaga namang tila star-studded ang nasabing okasyon dahil dinaluhan ito ng mga taong malalapit kay Angeline Quinto, lalo na ng mga kapamilya stars. Kapansin-pansin din ang napakagandang ayos ng Quiapo Church na ayon na rin sa event stylist na si Dave Sandoval. Talagang ginawa niya ang lahat ng gustong ayos ni Angeline Quinto. Kapansin-pansin din ang mahabang aisle na nilakaran ni Angeline, pero marami ang tila na touch sa naging mensahe kay Angeline dahil wala nga doon ang kanyang mamabab para ihatid siya sa altar. Pero ayon sa mga fans, kitang-kita pa rin ang saya sa mukha ni Angeline dahil na rin sa mga taong sa kanya ay patuloy na sumusuporta at kasama niya sa napaka-espesyal araw na ito ng kanyang buhay. Nandoon din ang kanyang 2-year-old na anak na si Silvio. Ilan pa sa nasabing Filipino details ng nasabing kasal ay ang jeepney na kung saan ay nakalagay ang mabuhay ang bagong kasal. Sa puntong ito ay na-showcase nga ni Angeline Quinto ang ganda ng Pilipinas pati na rin ang mga damit na suot ng mga sponsors at ng mga dumalo doon na talaga namang nagbigay lalo ng kagandahan kina Vicky Bello at Charo Santos at sa mga artista malo sa nasabing event. Makikita rin na talagang sinuportahan ni Angeline Quinto ang mga local businesses na matatagpuan nga sa Quiapo na kung saan ay ni-request ni Angeline na doon bilhin ang mga gagamitin hindi lamang sa church pati sa wedding reception. Ayon sa mga fans, kakaiba at talagang pag-uusapan ng wedding na ito ni Angeline Quinto. This is really family. On hashtag. So